Hello guys! Welcome back to my channel. It's been a long, long time. Siguro ito na yung pinakamatagal. 2 weeks yata akong nawala. So, malungkot ako ngayon pero gusto ko kayong sumaya. Kaya ito na naman tayo nagbabalik at pinipilit na kinakaya ang mga hamon at pagsubok ng buhay. Okay, yung drama lang. Pero maliban doon sa ano na yon, sa mga kadramahan na yon, syempre, kinailangan kong pumunta ng New York kasama ang dalawang anak ko kasi kailangan nilang mag-renew ng passport. So, we're back at babalik din ako sa dalawang kumare natin dito. Okay, we have Pure Wonder and then Into the Night from Bath and Body Works. Ito yung dalawa sa mga nabili ko sa sa SAS nila, yung semi-annual sale ng Bath and Body Works. So, ito yung dalawa sa favorite ko na mga binili sa kanila. This is my day scent and this, okay, obviously my nighttime scent. Okay, so start na natin yung video natin. Okay, start na natin kay Into the Night since ito naman talaga yung nauna sa Bath and Body Works. So this was launched in 2019. So this one is a floral fragrance type of scent. Okay, so obviously, hindi siya yung yung isa sa mga pinakagusto kong fragrance, yung floral fragrance. Hindi ako ganoon, 'di ba? So, but this one floral, nagustuhan ko siya kasi very luxurious yung amoy niya. Lumilevel siya sa pabango. Okay? So, this one is floral fragrance according to Fragrantica, pero sa tingin ko pumapasok din siya sa floral amber fragrance or may pagka-gourmand din siya para sa akin. Tapos may pagka-fruity din siya. Okay, kasi meron siyang yung top notes niya, wild berries, and then yung middle notes niya, amber, and then yung ang tawag dito yung dry down niya, yung jasmine. Okay guys, itatry ko siya pero na-try ko na din siya kanina para matest ko yung longevity niya, pero alam niyo naman na fragrance mist lang itong mga to. So, yung expectation mo ng longevity, hindi siya ganun katagal. So, maglalast siya, para sa akin, naglast siya ng up to, maglalast siya ng 3 to 5 hours. So, maganda na yung performance niya kung ikukumpara mo sa ibang mga fragrance mist. At considering na ang mura niya. So, nabili ko to dahil nasa SAS siya. Nabili ko ng 5.95. Actually, mahal pa nga yun eh. Kasi, ongoing pa naman yung semi-annual sale nila. So, nasa na lang sila. Merong mga 3.97. Kung pupunta ka ng store, medyo mas mura mo pa silang makukuha. But this one, very good price na para sa pagbili ko sa online. Okay guys, try na natin. Ito yung na-miss ko. Okay, tingnan natin yung spray niya. Ayan, very fine mist. Balik ko yung takip. Okay. Talagang siya, sosyali ng amoy niya, guys. Parang hindi mo iisipin na pagka hindi mo makikita yung bottle, hindi mo iisipin na na fragrance mist lang siya kasi perfumey ang dating niya. Tapos, naamoy ko yung wild berries. Okay, that makes it sweet. Tapos, yung amber. Okay. Tapos, yung jasmine. So, kaya ko siya nagustuhan bilang floral fragrance siya. Dahil, binabalanse ng wild berries yung pag-floral niya. Hindi siya ganun ka-mature. Hindi siya ganun nakakatanda. Hindi siya nakakasakit ng ulo. Actually, parang may similarity siya sa You're the One, yung kulay red, kung familiar kayo doon. Pero mas matapang ng konti ang You're the One at mas matured ang amoy ng You're the One kumpara dito. Okay? So, naamoy ko. Yung dry down niya, a mixture of amber and jasmine, which I really like. Kasi pag sinabing amber, parang lumalapit sa amoy ng pagka-vanilla. Kaya, gusto ko yung pagka-floral niya, hindi nakakasakit ng ulo, guys. So, kung i-describe ko siya, itong pabango na to, bilang babae, siguro sweet, tapos may pagka-smoky, gorgeous, deep, tapos luxurious, alam mo yun, social, sexy, and powerful. Kasi nga, meron siyang wild berries, so sweet,
plus dark plus sexy equals mysterious. Ganun ko madi-define or madi-describe itong pabango na to, mysterious. Kasi ano siya eh, very deep siya eh. May, pero ano, una, ano siya eh, bibigyan kanya ng ano, ng pagka-sweet. Pero hindi yan, parang ano, deep pero in a good way, dark in a good way, sultry, sexy, powerful, yung parang in very independent type of woman. So, Into the Night, guys, floral fragrance siya. Pero sa mga ayaw ng floral fragrance, kung natatakot kayo na baka sumakit ang ulo nyo, nakakahilo siya, hindi. Kasi I myself, I do not like mostly of the floral ano, floral type of ano, type of scent or type of perfume. Kasi nga ganun ang ano, minsan madalas dahil sa sobrang ano niya, lakas nila, nakakasakit ng ulo. But this one hindi. Ano niya, pinag tamang timpla lang lahat ng mga ano, ng mga ingredients niya. Tapos kung ano, ito yung ano, ginawan ko ng video, naalala niyo to. Ito yung sinasabi ko sa iyo na parang nagbibigay siya ng the same vibes ng ano, ng Into the Night. Ganun siya. Itong Guess Seductive Noir. And then meron din siyang kamukha kung gusto niyo yung mga pabango na ano, nakagaya ng Black Opium ng Saint Laurent, tapos yung Coco Mademoiselle ng Chanel, and then Sofia by Sofia Vergara, kung naalala nyo to, guys. Ito yung mga kaamuyan niya na same vibes na binibigay. And then yung Tresor, yung Lanois, tama ba yung pag-pronounce ko? Tresor Lanois ng Lancome. Yun ang mga kasing ano niya, kasing amoy niya. So, definitely, I'm gonna use this on my date, sa mga party, yung mga ganyan. Tingnan mo yung ano niya, yung bottle niya, yung binibigay niyang vibes parang, you know, like party all night, Christmas Eve party, parang ganun ang binibigay sa akin. Yung mga graduation ball, yan, mga ganyan, yan tipong ganyan. Tapos ang nakalagay niya dito, evoke natural confidence and brilliant beauty from the beginning of your day into the night. So, okay, so pwede ko siyang gamitin siguro mga late afternoon and then hanggang gabi na siya. Okay guys, so that's Into the Night by Bath and Body Works. So, itabi ko muna si Into the Night. Okay, ang star natin, si Pure Wonder. Okay, so this is in 8 fluid ounce, 236 ml. Pareho din siya ng price ng Into the Night nung nabili ko siya. And this one is, okay, ito, fragrance notes niya. Iced rose, star jasmine, warm white amber. So, delight your imagination. Hindi ko alam kung makikita nyo ba. Sorry guys, hindi nyo ata makikita. Anyway, babasahin ko na lang. Delight your imagination with a joyful sense of wonder in a fragrance that blooms with optimism and clean, cozy warmth. I really like the description, guys. Okay, tingnan nyo. Yung retail price niya is 17.50. Pareho sila ng Into the Night, pero nakasale siya. Ano naman? Ang wais na misis, hindi bumibili na ang regular price. Okay? So, umpisahan natin. Yung Pure Wonder, na-release siya noong 2021. So, ang sabi dito, yung top notes niya, rose and ice, which is really, really good. Kasi, alam niyo naman, ito yung nagbabalance, siguro yung ice, tapos yung rose. Diba? Yung rose, pagka pinurong rose mo yan, naku, parang nakakatanda yung amoy, diba? And then, yung base notes niya is white amber. Try Pure Wonder this time. So, yun na. Yung packaging, I like the packaging. Tignan nyo, very simple lang siya. Ayan. I'm easy to please. Very simple lang. Minsan, yung isang bagay, kung gaano siya kasimple, dun siya mas ano, na-appreciate, diba? Very minimalist. Pero tignan mo naman yung details. Yung small details na yan. Ayan. Napakaganda. Very fan. Kung mapapansin nyo, kulay pink yung ano, yung juice niya. Yung si ano, Into the Night, medyo yellow yung ano, yung juice. So, spray natin. Yan. Okay, actually, nang nag-order ako, dalawa yung in-order ko eh. Ngayon, kaya ako inuna tong dalawa na to. Kasi, kinukuha ng anak ko. Inihingi niya. So, dahil, aalis siya. Pupunta na siya. Babalik na siya ng California. So, sa Los Angeles. So, gusto niyang dalhin. Mami, sabi niya, eto na lang yung birthday gift mo sa akin. So, I'm gonna give this one to her. But, I would definitely, buti na lang, dalawa yung na-order ko. Siguro, meant to be na magkamali ako ng pag-order dalawa. Kaya, ayun. Okay. Kagaya ng Into the Night, ito lumilevel din siya sa ano. Ay, grabe. Ang ganda ng amoy. Ang sarap ng amoy. Ang lamig.
Pure Wonder is definitely simple, classic, very feminine, very classy. Ganun ang description na may bibigay ko sa kanya, guys. So, napakaganda ng amoy niya. Very light, not so light. I mean, very light in terms of napaka-ano niya, clean floral type of fragrance. Hindi siya nakakasakit ng ulo. Okay, ganun din naman yung Into the Night, but this one is a little bit lighter. Kaya nga, ano ko siya, day scent ko siya. And then, so this one is an amber floral type of fragrance. Okay, may pagka-sweet din siya. Matamis-tamis sa una, pero lumalamang yung pagka, ewan ko eh, halo-halo eh. Ang ganda ng amoy niya eh. Hindi ako magfo-focus dun sa ano, sa pagka-floral niya. Parang may pagka-fruity din siya. Basta guys, ang sarap ng amoy. Very ano, simple, napakasarap. This one I could wear in a, you know, in the office without offending anyone. Hindi siya ganun nagsusumigaw. Pero pagka dumaan ka, yung siyaj na pagka naamoy ka, ay nako, talagang parang magiging ano mo siya, signature scent mo. Napakaganda, very pretty, very ano, youthful ang dating niya, but you know, hindi childish, but it's youthful, it's classy, it's ano din siya, social din ang dating niya para sa akin, very ano, perfume level lang ano ang dating niya. So this one is it's really sweet, juicy, clean type of floral type of fragrance, and very light and bubbly. Yun ang gusto kong ang ibig mong sabihin, okay? It's very nice floral scent with the powdery dry down. Okay, so yun ang nagpapalight niya yung ano niya. Kasi nga meron siyang white amber. Hindi kagaya ng Into the Night, amber siya. But you know, yung ano niya, medyo mabigat yung pagka-amber niya. This one is powdery, yung dry down niya, guys. So napakaganda. Hindi siya offensive. Yung siguro kung ikaw yung tipo ng tao na into ano ka lang, light scent ka, hindi yung heavy perfumer, yun. Pwedeng-pwede sa iyo to kung may ano ka tawag dito, rhinitis, yun. Kung medyo allergic ka sa mga matatapang na pabango, this one is very soft and feminine. And you can definitely wear this like all year round, especially in the office or in your workstation. Or kahit saan, basta napaka-pretty lang ng ano niya, ng amoy niya, napakagaan. Yung ano lang, yung go-to perfume mo, kung nagmamadali ka, hindi mo na alam kung anong pipiliin mo sa mga pabango mo, eto, isa siya sa mga pabango na, sige, spray lang ako, mapa-umaga, mapagabi. Pero, inalo ko lang siya, kina-categorize ko lang itong ano na to, for the sake of doing the video. So, this one would be my day scent, okay? So, this one is similar to, okay, similar to Kiss by Rihanna, kung familiar kayo doon, yung kulay blue. And then, yung Champagne Toast, yan. Ng Bath and Body Works also, at saka ng In the Stars. Para siyang ano, parang Champagne Toast plus In the Stars equals Baby Pure Wonder. Parang pinagsamang ganun. Hindi ko alam. Maintindihan niyo ako pag siguro naamoy niyo yung ano, yung Champagne Toast at saka yung ano, In the Stars. Parang pinagsama yung ano. Pinagsama yung amoy nila. So, yes guys, so kung nalilito kayo or kung hindi nyo pa alam, first time yung bibili sa Bath and Body Works, you wanna explore, or yung iba naman, wala kayong idea, walang tester dyan, kung bibili lang kayo online, ayaw nyong lumabas, so yun guys, ang masasabi ko sa dalawang to. This would be definitely my date night scent, and then this one I would use like summer to springtime, all year round, especially gagamitin ko pag ano, pag daytime scent, very light. But these two are definitely perfume level. Hindi mo akalain na yung price nila ganyan lang. So guys, thank you for watching again. Sana huwag kayong magsawa at huwag kayong mainip. I promise I'm gonna make more videos ngayong ano na to, ngayong week na to. At yes, so lahat ng ano ko, ng SAS ano ko, na nabili ko, so isa-share ko lahat sa inyo. So thank you guys. See you on our next video. God bless you all.